Nagbayad na si Vice President Sara Duterte laban kay Pangulong Kuting Jr. at sa Kamara ng mga Representante. Sa isang matapang na pahayag, ibinunyag ni VP Sara kung ano'y malawagang katiwalian at korupsyon na nagaganap sa administrasyon ni Kuting Jr. Ayon sa Vice Presidente, marami umanong anomalya sa paggamit ng pondo ng gobyerno na nagdudulot ng pagkabahala sa publiko. Sa kaniyang talumpati, ipinahayag ni Duterte na mayroon umanong mga hindi maipaliwanag na transaksyon at mga proyekto na hindi natutuloy ngunit pinopondohan pa rin. Tinukoy rin niya ang mga ilang nambabatas na sangkot sa umano irregularidad na ito. Dagdag pa niya, kinakailangang magkaisang sangbayanan para bantayan ang kabandang bayan at panagutin ang mga tiwaling opisyal na nag-aabuso sa kanilang posisyon. Samantala, nananatiling tahimik ang kampo ni Pangulong Kuting at ang kamera sa mga akusasyong ipinukol ni VP Sara. Maraming nag-aabang sa magiging sagot ng administrasyon sa mga mabibigat na paratang ng Vice Presidente. Patuloy na tumututok sa aming mga ulat para sa karagdagang detalye sa isyong ito. Well, ito nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bago yung lahat, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ang notification bell para tuloy-tuloy ang pagtutok mo sa mga bago at nagbabagang balita dito sa Bangon Pinas. Ang budget ng Pilipinas ay hawak lang ng dalawang tao. Hawak lang siya ni Congressman Zaldico at ni Congressman Martin Romualdez. Yan ang katotohanan. Halimbawa ko dito, medyo mahaba ito, kaya pagpasensyahan mo. Ang halimbawa ko dito, sa DepEd muna tayo. Sa Department of Education, noong taong 2023, merong 5 billion na inapprove para sa classroom construction. Nagulat ako kasi merong mga lumapit na miyembro ng House na humihingi. Hinihingi nila yung 5 billion, parte ng 5 billion na budget. Hindi, wala kasi akong experience sa ganyan. At saka ang pagkakaintindi ko, pag in-approve na yan ng Office of the President, ibibigay na yan, pagdediretso na yun sa approval at trabaho ng Department of Education sa construction ng mga classroom. Nagulat ako, may humingi. Magkano ba ang amin dyan? Magkano ba ang amin dyan? So sinabi ko, hindi pwede ito. Kasi ang mangyayari nito, hindi magagawa ng Department of Education ang trabaho namin na mag-construct ng classroom ayon sa classroom backlog at sa prioritization base sa backlog at sa classroom construction. So sinabihan ko yung isang congressman, sabihan ninyo si Martin Romualdez na hindi pwede chap-chapin ang classroom construction na 5 billion. Kaya kung makikita ninyo sa budget proposal na approved ng Office of the President, 5 billion yon. Pero nung lumabas yung GAA o yung budget approved noong 2023, naging 15 billion siya. Dahil hindi nga ako pumayag na kunin yung 5 billion, dinagdagan nila ng 10 billion yung classroom construction ng Department of Education. Yung 10 billion na yon hindi kontrolado ng Department of Education. Controlled yon ni Congressman Zaldico at Congressman Martin Romualdez. Hindi ko na kailangan ng corroborative witness dito dahil makikita nyo yon sa papel. Makikita ng taong bayan yon sa papel. NEP, 5 billion. Lumabas ang budget approved, 15 billion. So, maiintindihan niyo, di ba, bakit pa tayo magbabudget hearing para sa Office of the Vice President? Dalawang tao lang naman ang nasusunod sa budget ng bayan natin. Halimbawa, taong 2024, kung makikita niyo, ang approved na budget ng Office of the President para sa classroom construction ay 19 billion. Noong lumabas na ang House version
ng appropriations bill ay naging 24 billion ito. So, approved 19 billion, paglabas sa House, naging 24 billion. At doon sa 24 billion na yon, kung hahanapin mo sa papel, kinuha nila ang 5 billion ng repairs ng classrooms at nilagay nila doon sa 19 billion para maging 24 billion siya. So, ang naiwan sa repairs sa kawawang mga classroom ay 1 billion. Kaya, makikita nyo, sa papel, nandyan yan. Naging 24 billion. At hindi lang yan, dahil noong 2023 ay hindi ako pumayag na hindi masunod yung DepEd na rules sa paano mag-classroom construction based on need, ang ginawa ngayong 2024, inattach nila ang listahan na kung saan gagawin ang mga classroom construction worth 17 billion. Makikita nyo yon sa papel. Pagdating namin sa Senate, nakita yon ng mga senador. Tinanong nila ang Department of Education, totoo ba o hindi totoo na galing sa inyo ang listahan ng 17 billion ng mga classroom construction? So sabi namin sa mga senador, hindi totoo. Hindi namin magagawa yung trabaho namin. Hindi natin masasolve ang classroom backlog kung ganito ang nangyayari. Pwede ba ninyo kaming tulungan? Yung mga senador naman, very helpful sila. Oo, tulungan namin kayo. Kaya nga, kung makikita ninyo sa interpellation ng isang senador doon sa budget hearing sa Senate, tinanong niya diretso, galing ba sa DepEd ang listahan ng 17 billion? Galing ba sa DepEd ang listahan na inattach doon sa House version? Sinabi namin hindi. Hindi galing sa amin yan. On record yon. Makikita nyo sa mga videos, balikan nyo yung mga videos. Makikita nyo. Yes, my concern, Madam Chair, Mr. President, under the gap, I observed that there was an increase in the budget for the construction of new classrooms from 19.6 billion to 24.6 billion. However, this is my concern, which you mentioned earlier, that the repairs and rehabilitation of classrooms was decreased from 6.5 billion to 1.5 billion. I also have information, Madam Chair, Mr. President, that 24.6 billion allocated under the GAB, but only 9.8 billion from the allocation is left to the discretion of DepEd. Kaya hindi ko na kailangan ng witness kasi makikita nyo sa papel. Tapos dumating ang BICAM, walang nangyari dahil ang nasusunod doon ay si Congressman Zaldico at si Congressman Martin Romualdez. Kaya nandun pa rin naka-attach yung 17 billion na ginawang listahan ni Co at ni Romualdez. In fact, balik lang ako konti sa iyo ha. Kahit yung mga congressman, nakikita nila yung problema ng ginawa nila na pag-attach ng listahan sa budget. Kasi doon sa basic education hearing noong May 2024 ng House of Representatives, merong isang congressman nagreklamo, bakit ang tagal ng classroom construction? Bakit ang tagal? Eh sabi nung USEC ng DepEd, kasi may pabago-bago sa listahan ng DPWH dahil hindi kami ang gumawa ng listahan. Yeah, Mr. Chair, with respect to the 17 billion in Annex A of the GAA, we are not privy on how the school sites were chosen. So, be it as it may, how is it chosen? I'm not privy to that, Mr. Chair. When the GAB came out, there was a 14.7 billion Annex A. Then when the committee, the GAA came out,
it from 14.7 it became 17 billion. So we are not privy to how the list was generated. So dagdag ko lang 'yan doon sa confirmation na kinuha nila yung budget ng DepEd at isa 'yan sa mga rason kung bakit ako nag-resign sa Department of Education. Hindi na ako papayag na sa susunod na taon, ganyan pa rin ang gawin nila at ako yung mananagot sa ginagawa nila. Kaya yan yung sinasabi ko, oh, bakit pa tayo mag-question and answer dito para atakihin niyo ako? Eh, ang masusunod lang naman. Ang nagawa si Tatay Digo. Grabe talaga. Sayang lang mga lods, no? Kasi binigyan sila ng another chance ng mga Pilipino na i-redeem ang pangalan nila, no? I-redeem ang Marcos. Diyos ko, grabe pang pagtatanggol ko. Diba? During election, grabe. Grabe yung pagtatanggol natin. And yet, yan lang ang mangyayari. Kaya di ko masisi si VP Inday. No? Kung tayo nagsisisi, paano na lang kaya si VP Inday na siguro alam niya talaga ang nangyayari sa loob? Kasi Vice President siya eh. Diba? And feeling ko mga lods, may mga hindi pa sinasabi talaga si VP Inday, Sarah. Kung ano ba talaga ang weather situation and of course yung flooding. Pero so far, yung problema ay yung hangin, matakasang hangin. Mr. President, I don't think so. Hangin lang po ang problema. Ang lala! Kita niyo mga lods, no? Ito, napansin ko lang mga lods. Konting ulan lang doon, grabe na ang baha. Talagang alam niyo mga lods, andyan yung climate change, di ba? Yung bagyo, andyan lang yan eh. Pero ang isa sa dapat solusyon dyan, yung flood control. At hindi ma-mention-mention ni President BBM na ang problema talaga is flood control. Bagkos, ang sinisi na naman niya ang hangin. Malakas daw ang hangin, Diyos ko. What the? Grabe, nangingialam na ang DOJ. Basahin natin, DOJ to file case versus Davao City judge who issued TPO during PNP search for Kibuloy. Parang iba na yun, bullying ah! Grabe! Diba dapat ang DOJ is dapat independiente? Diba? Pero talagang iba talaga. No, talagang nagkampihan silang lahat. Diyos ko, Boying. Nakita mo ba yung mukha mo, Boying? Magpakabait ka na. Talagang ang presidente, House of Representatives, at saka ang DOJ, grabe. Alata mo talaga eh, no? Close na close. Yes, Diyos ka. Nasaan ang hustisya sa Pilipinas? Nagpapunction pa ba yung tatlo na yan ng maayos? Parang nagkampihan na yan sila eh, no? Halata mo talaga sa mga nangyayari ngayon, mga lods. Well, hindi natin alam kung saan nila nakuha yung photos po na yan at doon sa nakirinig po nilang drilling. But suffice to say, ang ini-invoke po ng PNP ko ano man po yung ongoing operations po doon ay yung pong Section 11 ng Rule 113 po ng Rules of Court kung saan nakasaad po doon ang sino man pong officer na naatasan pong magsilbi po ng warrant at naniniwala po siya na yung kanyang inaaresto na tao ay naandoon po ay meron po siyang authority to break in sa isang establishment or even enclosures. Grabe talaga itong mga PNP. Kitang-kita mo na may paghuhukay. Pinapasinungalingan pa nila. Diba? Narinig niyo ang sabi niya. Sabi niya, hindi natin alam no kung saan yun nakuha yung picture. Grabe no? Talagang kasali na rin ba kayo sa mga sinungaling? Diba? Pwede nyo namang aminin na naghukay talaga kayo dun. Diba? Ginagawa talaga nilang tanga ang mga Pilipino sa totoo lang. Nag-get ko na yung kanilang strategy eh. Pag nahuli, hindi aamin. Pag nahuli, diba? Parang minsan pa nga maninisi. Diyos ko, kitang-kita na nga ang dami na ngang pictures na nagsisilabasan. Na naghukay kayo, parang nagmimina na ba kayo doon sa KOJC? Hindi ito politika. Huwag natin ang politika ito. Oh.
Wala itong politika rito. Oh? Ito ay batas na pag-i-implement ng warrant of arrest. Wow. Gaya na napakaraming tao ngayon sa loob ng mga pulungan dito sa Davao City at sa iba pang parte ng bansa. Wow! Patas! Ha? Ikaw pa talaga ang may ganang magsabi ng salitang patas? Ito talagang si General Diwata. Wala daw politika-politika. Patas daw sila. Pero wow! Isang tao lang ang hinahanap nila. Libo-libong pulis ang talagang nakabantay at dadagip or huhuli kay Kibuloy. Apaka-special naman! Bakit? May tanong ako sa iyo, General Diwata Paris sa Overload. Ganyan pa rin ba ang action nyo sa iba? Sa ibang wanted? Sa ibang talagang napatunayan na yung kanilang kaso? Or ganyan lang talaga kayo kasi Kibuloy yan? Connected yan sa mga Duterte? Wag na, wag nyo na kaming utuin. Kasi kung hindi yan si Kibuloy, do you think mag-e-effort kayo ng ganyan? Yung ibang mga wanted na hindi pa nadakip, wala kayong pakial. Una-una, ako po yung nag-file ng motion to quash para doon sa mga hinihingin dokumento ng Quad. Ano ba ho yung mga dokumentong yan? Ito po yung mga pribadong mga kasulatan, gaya nung extrajudicial settlement estate ng aking tiyahin, yung aming pagbebenta ng lupa no nung 2017 na 1.8 hectares sa Parañaque, yung mga income statement ng Biancha, yung aking SALEN no, at saka yung aking mga income tax return. Pero alam nyo kasi, noong dati pa, nagkaroon na ng desisyon ng Korte Suprema. No? Ang tawag sa kasong yun ay Bengzon versus sa Senate Blue Ribbon Committee. Ngayon, ang nangyari dun sa investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee, miski supposedly in aid of legislation, iniimbestigahan yung mga kamag-anak ni Cory sa isang corruption case. At ang sabi ng Korte Suprema, well, pwede kayo mag-imbestiga, pero dapat yung pag-iimbestiga ng Senado at ng Kongreso, uko lamang dun sa batas na binubuo. It must be germane to the subject matter of the inquiry. At talaga naman kapag ang gusto mong pruebahin ay corruption issue, hindi na buwenda na nararapat sa Senado dahil yan po ay trabaho ng ekutibo, no, para ipakulong yung mga tao na lumalabag sa anti-graft law at hindi na yan trabaho ng Kongreso. So, in-stop po, pinigil ng ating Korte Suprema yung investigasyon ng Senado doon sa Bengzon. At syempre doon sa Bengzon, sinabi na pag meron ng kaso sa Piskalya o sa Ombudsman tungkol sa graft corruption, hindi na dapat magtuloy ang investigasyon ng Senado dahil otherwise malalabag naman yung karapatan ng iniimbestigahan to not only presumption of innocence, kasama rin dyan yung right to remain silent at right against self-incrimination, yung pagtitistigo laban sa kanilang sarili. Mantakin nyo, ano bang iniimbestigan dito ng Senado, dun sa Quad? Ito po'y Pogo. Now, sinabi naman ni Casiog na wala akong kinalaman sa Lucky South. So dapat end of story na yan. Pero nagpapatuloy pa rin po at binubungkal pati yung mga pribadong transaksyon na aking pamilya. Ano ba naman ang kinalaman nung pagbebenta namin ng lupa doon sa Pogo? Basta ang importante, kung ano man ang nabili kong lupa, dahil po yan, kami nagbenta rin ng lupa. Tapos na po yun. Now, kung meron silang pureba na ang pera na pinambili ko doon sa lupa sa Bataan ay galing sa Pogo, ilabas nila. Obligasyon nila yun na sila maglabas. Pero hindi po pwede na ako magbibigay ng ebidensya sa kanila kasi wala namang ganun talagang ebidensya. Ang sinasabi lang nila is, nako, hindi magtutugma-tugma yan. Ano ngayon kung hindi magtutugma-tugma? Ang punto, nasaan ang ebidensya na Pogo ang nag-invest dun sa mga lupa yung binili ko? Wala po. Bakit? Kasi yung mga korporasyon ko naman sa pamilya ko, binuo ko yan. 2014 pa, bago pa dumating ang Pogo sa Pilipinas. No? At yung aming mga transaksyon, bago pa dumating yung Lucky South. So talagang wala pong kinalaman yung mga dokumentong hinihingi nila dun sa kanilang iniimbestiga. At ang nangyayari nga, sabi ko dun sa aking motion, ito'y fishing expedition. Hahanap pa hahanap sila ng butas para ako'y makasuhan. Pero miski ito ay walang kinalaman sa Pogo, di naman ako papayag na gano'n dahil meron naman akong karapatan na manahimik at karapatan against testifying against myself. No? At sinabi naman ng Korte Suprema, maski merong karapatan ng Kongreso na mag-conduct na ganyang mga investigasyon at pwede sila magpataw ng contempt, kinakailangan hindi rin malabag yung karapatan ng mga resource persons, lalong-lalo na yung karapatan against being a witness against themselves. So ako po, I'm acting within my rights para i-move yung kwasyal ng supina para sa mga dokumento na wala po talaga kinalaman na sa Pogo. At ako po, idadaling ko po yan sa kataas-taas ang hukuman dahil ako naman yung naniniwala na since nandiyan na yung decision ng Bengzon, masusustain tayo ng ating kataas-taas ang hukuman. So pasensya na po, Quadcom, hindi po talaga tayo magbibigay ng ganyan mga dokumento dahil yan po ay labag sa aking karapatan na manahimik at
karapatan against self-incrimination. At siyempre, kasama na rin yung right to privacy. Kasi wala naman pong kinalaman yung mga transaksyon kong privado sa pamilya dyan sa iniimbestigahan tungkol sa Pogo. Kayo po ang humanap ng investigasyon ng ebidensya na meron akong ginamit na pera ng Pogo. Pero wala po kayong mahahanap kasi wala talaga. Dahil lahat po yung mga transaksyonis ko bago ko pa nakilala ang Whirlwind. Ang Whirlwind po nakilala ko lang matapos na eleksyon eh. So paano yung sasabihin, may kinalaman ng mga transaksyon ko bago pa mag-eleksyon? Samantalang stranger kami ng Whirlwind, no? Until matapos nga po ang eleksyon ng 2022. So pasensyahan lang po, pero meron po akong karapatan at ako po ay talagang pinaninindigan ko ang aking karapatan. Congressman man kayo, makapangyarihan man kayo, pero meron namang batas na nagpuprotekta sa mga ordinaryo mga mamamayan gaya ko, gaya ng right against self-incrimination, a right to privacy. O pangalawang pag-uusapan natin, abay nag-issue ng Court of Appeals ang isang order na pinapawalang bisa, yung order ng temporary protection order na inissue ng Executive Judge ng Davao City, no, sa ngalan po ng KOJC at ng Jose Maria College. Now, lilinawin ko lang po. Ang decision nga ay pinawalang bisa, pero pinawalang bisa po yan dahil sa technicality. Dahil ang sabi po ng Court of Appeals, nagkaroon ng special order ang Korte Suprema na lahat ng kaso ni Pastor Apollo Quiboloy para walang duda na may bias, dapat lahat yan ay dinggin ng Quezon City RTC. So ang sabi ng Court of Appeals, dapat doon sila sa Quezon City RTC nag-file ng writ of amparo, no? Dahil yun ang merong jurisdiction. Una po ha, yan ay decision ng technicality. Hindi po ibig sabihin na walang karapatan na maprotektahan ng seguridad at kalayaan ng mga miyembro ng KOJC at ng mga estudyante at mag-aaral ng Jose Maria College. Meron po yan. Hindi naman po yan in-address ng hukuman, kundi issue lang po yan ng technicality. Pero sa tingin ko po, mali ang Court of Appeals. Bakit po? Kasi po yung writ of amparo naman, hindi po sa pangalan ni Pastor Apollo Quiboloy. Yan po ay sa pangalan ng mga miyembro ng KOJC at ng mga estudyante at propesor ng Jose Maria College. So, wala po dapat application yung utos ng Korte Suprema na lahat ng kaso ni Pastor Apollo Quiboloy ay dapat idinggin sa Quezon City Regional Trial Court. At saka alam naman natin ang anyo ng writ of amparo. Yan po yung isang extraordinary writ na talagang ini-issue po para nga maprotektahan ang karapatang mabuhay, seguridad ng mga mamamayan. At nakikita naman natin ang pangyayari, no? Na talagang maski wala silang search warrant, hinahalughog nila ang bawat sulok ng KOJC, naghahanap ng mga heartbeat, no? Ewan ko ba kung hinahanap nila heartbeat or ginto, minsan heartbeat, no? Pero sa akin po, tingin ay labag na yan. Ang maganda po rito, po pwedeng idulog na sa Korte Suprema ng KOJC ni Atty. Torion ang issue na tama ba ang pagsuserve ng warrant of arrest dyan sa nangyayari sa KOJC. Tama ba yan na nagkaroon na ng occupation ang kapulisan dyan sa KOJC? At tama ba yan na talagang sila'y naghuhukay ng mga tunnel di umano para hanapin yung heartbeat na didetect ng kanilang mga specialized instrument? Kinakailangan linawin po ito ng Korte Suprema kung ito pa ay sakop ng rules of court kung paano pa magsuserve ng warrant of arrest. Dahil ang nakalagay lang po sa ating rules of court, kinakailangan kumatok. Kapag hindi po binuksan ang pintuan at mayroong reasonable grounds to believe na naroroon yung taong hinahanap, po pwedeng magkaroon ng forced entry. Pero wala naman pong sinasabi na kinakailangan pwede nang mag-occupy. Yan po nangyari. Parang 12 araw na ino-occupy ngayon ng kapulisan ang KOJC at patuloy na naghahanap. Meanwhile, nababaliwala yung karapatan ng mga nananampalataya sa KOJC na sumamba. Kasi alam niyo po, yung katedral, yun talagang hinahalukog nila at sinasabi nila, nasa ilalim daw ng katedral si Pastor Quiboloy. Pero after 12 days, tatlong beses na hinalukog na yung lugar na yan, wala pa rin Pastor Quiboloy, po pwede pa bang gawin niya ng mga kapulisan? Sa tingin ko po, hindi na. Kaya ako, I welcome this decision of the Court of Appeals para sa ganoon, makarating na sa kataas-taas ang hukuman kung ano ba talaga ang tamang proseso sa pagsuserve ng warrant of arrest. Dahil sa tingin ko po, sobra-sobrang dahas ang ginagamit ngayon ng kapulisan at yung kanilang paghuhukay at yung kanilang pag-occupy, wala pong basihan yan doon sa rules of court kung ang pag-uusapan ay service of warrant of arrest lamang. Well, alam niyo po ha, I miss you too dahil ang tagal natin hindi nakapagsama, pero pasensya na po kayo ha. Sa ngayon po kasi medyo mahina ang signal, no? So hindi po natin mababasa yung mga komento. Pero anyway, mabasa man o hindi yung komento, I still love you, Philip. Sa mga pangyayaring ngayong araw, ang pag-uulat nito ay nagtatapos na. Naway nagbigay ito ng karagdagang kaalaman at pag-unawa sa mga pangyayari sa ating lipunan. Patuloy tayong maging bahagi at mapanuri sa mga susunod na kaganapan. Maraming salamat sa inyong pagkikinig at pagtangkilik sa aming balita. Hanggang sa susunod na pagkakataon, ito ang Bangon Pinas, nagbabalita para sa inyo.